sila ang fiscal, sila din ang executor. So, ngayon ko lang nakakita ng isang korte, isang quasi-judicial body, na sila lahat, sila pa ang complainant, sila ang fiscal, sila din ang juez. Alright, attorney, nabanggit mo yung position paper ng SMNI dahil nga inilusot itong House Bill ng Kamara dahil doon sa sinight nila yung mga violations, no? Alleged violations. Kabilang na nga yung pagpapakalat daw ng fake news, yung red tagging at ang itong corporate offenses. Ano ba yung may summary ka ba doon, attorney, para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan doon sa position paper ng SMNI? Haba-haba yung position paper na yan, Jane, okay? In fact, isa ka sa nagbuwak to, ilang kilo yon. I think that was per set is about almost 150 to 70 pages per page. Kasama doon yung mga attachment. Una doon, sabi nila, may na-violate daw na provision na fake news. Sabi ko, wala fake news. Kasi basahin mo po ang kinatawag na prangkisa ng SMNI. Intentional and deliberate false information. Ang tanong, was there intentional? May sinadya ba na magbigay ng fake news or false information? Wala. In fact, in the Supreme Court decision ng US na kinopya natin sa Pilipinas, yung Times, News Times versus US, ang kalagay doon na even erroneous or may pagkunting pagkakamali na pag-reporting. Kasi hindi naman tayo perfect, may minsan magkakamali tayo, kasi tao lang tayo. Even yung bukonting pagkakamali or may erroneous or inaccurate reporting is still covered by the freedom of press and freedom of expression guaranteed under the Philippine Constitution. Yan, hindi nila pinansin yan. Second, yung tinatawag na hindi na tayo nagpaalam sa Kongreso sa mga pagbabago sa mga shares of stocks. Klaro-klaro naman doon sa ating prangkisa na magpaalam na tayo sa Kongreso kung ang shares of stocks is yung tinatawag na controlling interest na ang naepektuhan. Ibig sabihin ng controlling interest, more than 50%. In this case, ang Kingdom of Jesus Christ is still controlled more than 50%. So wala namang nagbabago. Ang controlling interest still the Kingdom of Jesus, the executive pastor of the Kingdom of Jesus Christ. So ibig sabihin, there is no controlling interest na naepektuhan. So hindi kailangan talaga mag-report. Like for example, yung 1.5% na share ni Pastor Apollo Quiboloy na dinonate niya sa isang kooperatiba, that's only 1%. So paano natin wala na violate na batas? Kasi ang very clear batas, pagpaalam tayo, magbigay tayo ng information sa Congress, sa Committee on Franchise, pag naepektuhan ang controlling interest, meaning more than 50%. And ang third na inisyo naman nila, yung, marami pa, actually nakalimutan ko na iba, basta number 3 yung tinatawag na franchise, yung more than 50%, and yung tinatawag na offering to the public, yung 30% offering to the public. Sabi ko, we are on the process of offering the shares of stocks of Soarsog Media Corporation to the public. In fact, 1.5 binigay na natin sa isang kooperatiba. Ang tanong, bakit daw hindi natin binigay agad-agad? Hindi natin pwede i-compare ang Soarsog sa ibang korporasyon. Kasi sa ibang media corporation, nakalagay doon sa kanilang prangkisa na within 5 years, dapat yung 30% ibigay sa public within 5 years sa ibang mga prangkisa. But with respect to Soarsog Media Corporation, wala nakalagay. So pwedeng 6 years, pwedeng 7 years, pwedeng 8 years, pwedeng 10 years. It means walang intentional or deliberate intention to commit any violations of the law. So we all comply with the law. And lastly, yung pagdagdag natin ng subscription, dati kasi ang Soarsog, maliit lang muna yan, nag-start yan na 50 million ang capitalization ng Soarsog. Ngayon, umabot na ng 650 million. Ang tanong, kailangan ba bang i-inform ang Congress kung dagdagan ang shares of stocks ng
ng suara. So, hindi. Kasi ang sabi ng batas, sale lang. Pag nagbenta ka, in, with respect to controlling interest, yan, pwede ka magpaalam sa Congress. But in this case, walang pagbebenta. Kung hindi, tinagtagan ang capitalization from 50 million to 650 million. Ang tanong, is subscription or ang pagdagdag ng capitalization is considered sale? No! Basic yan. Nakalagay yan sa may mga jurisprudence sa ating Korte Suprema or even expert in corporation law that subscription is not equivalent to sale. Therefore, there is no need to inform the House of Representatives. And lastly, Edmar, yung tinatawag na basta marami, I forgot sa iba, yung subscription, okay na subscription. So, yun talaga ang lahat na sinasabi nila na na-violate natin, na sinagot naman natin isa-isa yon. So, wala talaga ang violation. And lastly pala, yung discrepancy. Walang discrepancy sa pagsubmit natin sa SEC and pagsubmit natin sa Congress. Bakit walang discrepancy? Kasi nung nagsubmit tayo sa Congress, April of 2021. Of course, April 2021 tayo nagsubmit, ang GIS na atas natin is the GIS of 2020. Bakit hindi 2021? Kasi ang meeting, ang board meeting na Suarsog is July of 2021. Therefore, ang sabi talaga natin, April tayo magpadala sa Kongreso at saka sa SEC, yung 2020. Kasi ang meeting ng Suarsog, yung board meeting is July of every month. So therefore, April pa natin nagpadala sulat. So yung last year na GIS muna ang na-attach doon sa letter ng Suarsog doon sa Congress at saka sa SEC. Mm.